Ayan, good day po. Welcome to International Marketing Group Financial Literacy Class and Investment Seminar. So before po tayo mag-start, let us pray po. Ito po yung True Millionaire's Prayer ni Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. Okay po. Ayan, so introduce ko po yung sarili ko. I'm Richard Zamora Ferrido. Isa po ako sa mga marketing director, trainer, and financial educator po dito sa Truly Richmakers ng International Marketing Group or IMG. Before I joined IMG, nag-work po ako sa Toshiba Information Equipment Philippines. So last na position ko dito is in process quality control. I worked in Toshiba for 18 years. Okay, so gusto ko i-share kung ano po yung natutunan ko dito kay International Marketing Group at ano po ba yung naitulong ni International Marketing Group sa akin. So I joined IMG po, that is way back 2017. So sino ba si International Marketing Group or IMG? So IMG is located in Makati sa King's Court at saka sa the World Center. We are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines and growing worldwide. We assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education. We have established partnerships with the biggest companies in the financial industry. Ayan. So IMG po is a do-it-yourself membership benefit platform that is partnered with top financial services companies in the Philippines. IMG focuses on educating Filipino through its financial literacy campaign of 30 million financially educated Filipino family by 2013. So congratulations po sa mga nakikinig, sa mga nakita itong video na ito. Congratulations kasi po, kasama po kayo dyan sa bubuo sa 30 million na yan by 2030. Okay, so IMG po is incorporated last 2002 and registered to Security of Exchange Commission with SEC registration number 820-02-03-947 as International Marketing Group Insurance Broker Corporation. Also, it is regulated by Insurance Commission as an insurance broker with license number 1B-09-2019R. Yan, so you can also search this at the SEC website. So makikita nyo po yung kanyang registration dyan. Okay po. So ang crusade po natin dito sa International Marketing Group is we want to deliver the world's financial wake-up call, changing people from spenders to savers. So gusto natin ma-change. Gusto natin ma-wake up yung ating nakasanayan, kung ano man po yung mga nakasanayan ng ating mga ninuno, ng mga magulang natin about sa finances. So kailangan maputol na po natin yan. No? So ang vision natin is to create a new industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning, bringing the secrets of the wealthy to all. Sabi nga niya, everyone has the right to become wealthy if they have the right information. So lahat tayo may karapatan pong yumaman kung meron po tayong tamang information. Tama? Okay po. So we are in the mission to educate 30 million by 2030. So paano namin to gagawin or paano namin siya magagawa itong 30 million na to? So we are using the book, this kind of book. So ito po yung ginagamit natin, yung The Secret of Saving and Building Your Future. Taking become your own financial educator. So ito po yung ginagamit natin para magturo. So nag-aral tayo dito. So aral muna bago tayo mag-invest. Okay po. So sabi nga ni Brother Bo Sanchez, this is your ticket to upgrading your financial life. Devour it and share it with people who need a financial revolution in their life. So ang tinutukoy po ni Brother Bo Sanchez dito is yung libro na pinakita ko kanina. Sabi, namnamin mo daw to, pag-aralan mo,
and i-share mo dun sa mga tao na gusto magkaroon ng financial revolution sa kanilang, magkaroon ng pagbabago sa kanilang finances. Yan. So ito po yung mga tao sa likod ni IMG. Sila po yung mga tao na nasa likod ni IMG, mga mentor natin, si Brother Bo Sanchez, si Rex Mendoza, yung IMG Big 3, si Mr. President. Yan, nandyan po si Sharon Coneta, si Boy Abunda, tsaka si Miss Corina Sanchez. So why we need financial education? Bakit ba natin tinuturo itong financial literacy na to? So meron po tayong tatlong reason bakit natin tinuturo. Number one, wrong money mindset. Many people believe that financial education is only for the wealthy. Pag sinabi natin na financial literacy, financial education, niisip ng mga tao, pang mayaman lang yan. Yan kasi yung mindset natin. Diba? Many believe that the solution to financial challenges is borrowing money. Pag nagkaroon tayo ng problema sa pera, ang ginagawa nating solusyon, pangungutang. Some even rely on luck. Yan, mga mahilig tumaya sa loto. Nanalo na po ba tayo sa loto? Kung yun, siguro inipon natin, dapat may pera. Siguro mayroon na tayong malaking naipon. Many people belong to a community of spenders who do not believe in preparing for their future. So naniniwala ako dito na kailangan talaga natin paghandaan yung ating retirement. Low savings and high debt. Many people use their credit cards as emergency funds. So sa mga Pinoy, ang dami nating emergency. Kaya lang wala tayong fund. Tama, no? Most people don't know how to manage their debts. Their debts manage them. So paano mo malalaman kung yung utang nagmamanage sa iyo? For example, sa gabi, hindi ka na po makatulog sa kakaisip sa utang mo. Ibig sabihin po, yung utang yung nagmamanage sa iyo. O di kaya naman, their salary mo from hand to mouth, hand to hand, or touch me not. Pag sumweldo ka ba, sakto lang siya sa pangkain? Dadaan lang sa mga palad? O di kaya hindi ikaw yung sumasahod kasi ang ATM mo ay nakasanla? Diba? So, saving the wrong way. Isa to sa mga reason kung bakit ako nag-join dito sa International Marketing Group dahil meron pala tayong tinatawag na wrong way and right way of saving. Sabi niya, Filipinos are the only people in the world with 13-month pay. Investing 5 years of 13-month pay or at least 100K, it will be multi-millions in retirement funds if only we all know how to save the right way. So, biruin mo, 18 years po ako nag-work. Kung alam ko lang pala to before na limang 13-month pay ko lang yung pwede kong i-save or i-invest, alam ko na yung right na vehicle, pwede na pala akong multi-millions pagdating ng retirement fund. Pagdating ng ating retirement. Okay? So ito po yung ating long-term effects of financial ignorance. So ito po yung statistics ng mga senior citizen dito sa Pilipinas. So 30% po ng senior citizen ngayon are forced to work. May kilala po kayo, nasa palengke, kailangan pa rin nilang magtrabaho. 40% dependent on children. Diba? Kung may mga anak kayo, gusto nyo po ba? Kadepende tayo sa anak pag tayo ay tumanda. 20% dependent on government or sa charity. Nangihingi na lang ng tulong or ayuda kay gobyerno. 8% relying on pension. Yan. Pension is good, kaya lang, do you think that is enough sa mga SSS or GSIS? Then only 2% are financially independent. So sila po yung mga tao, yung 2% na yan, yung hindi na kailangang magtrabaho, hindi umaasa sa anak, hindi umaasa sa gobyerno, hindi umaasa sa kanilang pension. Kasi sila po ay napaghandaan nila yung kanilang retirement. So ang goal natin dito sa International Marketing Group, mapataas natin yung 2% na yan. Sana kapag naging senior citizen tayo, kasama po tayo dyan sa financially independent na yan. Okay? So mag-aaral po tayo since ito ay financial literacy. So meron po tayong 4 basic financial concepts na pag-aaralan. Ito po yung abundance formula, the power of compounding interest, solid financial foundation, at saka yung X-curve concept. Okay? So first concept is the abundance formula. This is written in the book of Brother Bo sa 8 Secrets of the World, 8 Secrets of the Truly Rich at saka sa the Abundance Formula.
So, ito po yung the secret formula of building wealth. So, ang pag-build pala ng kayamanan may sikreto. So, ito yung tinatawag natin na pay God and yourself first or yung 10-20-70. So, ano ba yung 10-20-70 formula na yan? Pagdating pala daw ng sahod, which is 100%, ang unang-una mo pong ikakaltas yan is 10% for your love offering. So, ibalik natin kay God yung 10%. Then 20%, you need to pay yourself. Bayaran mo po yung mga sarili mo para sa investment mo or savings mo. Kasi yung 20% na yan, yan po yung magbabayad sa'yo kapag dumating yung araw na hindi mo na kayang kitain yung 100%. Yung remaining na 70%, pagkasyahin natin siya sa mga expenses, sa mga lifestyle, pang shopping, pambayad sa mga utang, sa mga bills. Yan. So, kailangan wag natin siyang baliktarin. Kasi pag binaliktad natin, inuna natin ng expenses, baka walang maiwan para sa mga pangarap mo at wala na rin pong maiwan para sa kay God. Okay po? So, sabi nga ni Warren Buffett, don't save what is left after spending, but spend what is left after saving. So, ipon muna bago tayo gumastos. Tama naman siya, di ba? No? So, next, dun sa iniipon mo, paano siya mag-grow? Ito po, meron tayong tinatawag na concept number 2, which is the power of compound interest. This is simplified by Albert Einstein. Sabi po ni Albert Einstein or yung rule of 72, this is the powerful formula on kung kailan po dodoble yung pera mo. Sabi niya, 72 is constant. I-divide mo daw yan dun sa rate of return kung saan ka nag-iipon ngayon. Magkano yung annual na interest rate na binibigay niya. Ang sagot doon, that is the time to that is the time for your investment to double. So example, kung ang investment vehicle mo ay sa piggy bank, ilan ang annual interest ni piggy bank? Di ba? Zero. So 72 divided by 0 equals 0. So don't expect na magdoble yung pera mo sa piggy bank. Wala nang ang interest, baka mapag-interesan pa po siya ng iba. Okay? So, what if may kakilala ka po na nagbibigay ng 4% na investment vehicle? So, saan naman po yung mga 4%? Nandyan po ang ating mga rural bank na time deposit. So, kung doon ka nag-invest, ilang taon dodoble pera mo? So, 72 divided by 4 equals 18. So, every 18 years, nagdodoble yung pera. So, example, age 29, naglagay ka ng 100,000. 47 ka na, 200,000 na siya kasi nagko-compound na yung pera mo. At age of 65, 400,000 na siya. Tama. So, what if may alam ka po na kayang magbigay ng 8%? So, saan po yung 8% annual? Nandyan po ang ating mga government bonds, mga equity. So, 72 divided by 8 equals 9. So, every 9 years, dumodoble yung pera. Same yung age na naglagay, same yung amount. Magkaiba lang yung pinaglagyan. Kada siyam na taon, nagdodoble yung pera niya. Nagkukumpound yung pera niya. So, what if may alam ka po na 12%? So, saan yung 12% annual? Nandyan po ang ating stocks or mutual funds. So, 72 divided by 12 equals 6. So, mas maikse, mas mabilis dumoble po yung pera. So, same yung age, same yung amount, magkaiba yung pinaglagyan. Pagdating ng 65 years old, meron na siyang 6.4 million. Ayan. So, from 4% to 8%, that is almost 4 times ang dinoble ng ating pera. Kasi nga nagko-compound. Pero, comparing ng 4% to 12%, that is almost 16 times. Okay po, this is how money works. This is very powerful. Yan, sabi nga po ni Albert Einstein, compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it. Diba? Kung hindi mo naiintindihan to, nalugi lang yung pera natin. So, kailangan aralin natin siya at intindihin natin siya. Ayan. Third concept is the solid financial foundation. So, dito tinuturo ng International Marketing Group kung paano mo i-build yung solid financial house mo. Sabi, like building a house, you should build from the bottom to from the ground up. So, pag nagtayo pala tayo ng kayamanan natin, ng ating financial foundation, kailangan parang nagtatayo tayo ng bahay. So, una na magiging pundasyon mo dito, dapat meron tayong healthcare. Dahil unang-una,
the greatest wealth is your health. Diba? Second, dapat meron tayong life protection. Yan, dapat meron kang annual income times 10. Then, debt management, you need to eliminate yung mga bad debts. May zero out mo yung mga utang mo. Kailangan wala tayong utang. Then, emergency fund. Mag-set ka po ng emergency fund. Kung ikaw po ay single, dapat meron kang 3 to 6 months of total expenses. Pero kung ikaw ay may pamilya, dapat ang emergency fund mo na nakatago po, dapat nasa hanggang 12 months or mas marami pa. Then, yung investment. Nandyan po yung ating mga goals, mga retirement funds mo, college fund ng anak mo, pang dream house mo, dream car, and vacation. So, yan po yung order of priority para i-build mo yung solid financial house. So, pag sa pag-build to, diba kailangan mo ng pera? Pag nag-build ka ng healthcare, ng life insurance, pang bayad ng utang, ng emergency fund, at pang invest, so paano mo siya mabibuild kung wala kang pera? So, kailangan increase mo yung cash flow, no? Para mabuild mo siya. So, yung pag-build naman nito is hindi naman siya madalian at hindi naman siya ganun kabilisan. Okay? Pag na-build mo yan, magkakaroon ka ngayon ng peace of mind. So, sabi nga ni Robert Kiyosaki, everyone has the ability to build a financial ark to survive and flourish in the future. But you must invest time in your financial education to build an ark with a solid foundation. So, kailangan mag-invest talaga tayo ng financial education. Kailangan mag-aral talaga tayo. No? So, last concept is the X-curve concept. So, sa X-curve, ito naman, kung mapapansin mo, meron siyang dalawang line. Yung blue line, nagre-represent siya ng money line. So, the law of increasing money. Yung red line, nagre-represent po ng decreasing responsibility. From nung time na tayo ay bata pa, mababa pa yung money line natin, yung savings. Pero ang laki na ng responsibility kasi nandyan yung mga permanent needs. Nandyan kailangan ng kumain para sa tirahan, damit, education, pambayad utang. So eto, mayroon tayong tinatawag na active income. We are working hard for the money. So ang goal natin dito, paakyatin natin yung money line natin. Kasi eventually, yung responsibility line na yung pag tumanda ka po, bababa yan. So pag bumaba siya, at tumanda na tayo, ang goal target natin dito, magkaroon ka dito ng big na savings. So mapaakyat mo ng savings mo na yan. Bakit? Kasi po, pag tumanda ka, kailangan, nandyan pa rin si permanent needs. Hindi naman po nawawala yan hanggat nabubuhay ka. So, yung big savings mo, yan na po yung magsiserve as your passive income. Money works for you. Yung inipon mo na yan, siya na yung nagtatrabaho para sa'yo. Okay? So, sa life pala, mayroong if sa gitna. So, ano yung if na dalawa? Ano ba yung if na pwedeng mangyari na walang nakakaalam? So, si only God knows kung kailan siya mangyayari sa atin. So, what if I die too soon? So, ang if I die too soon, I need to protect my family. If you die too soon, you need to protect your family. Dito po pumapasok yung life insurance or income replacement. Bakit? Kasi kailangan nila na nandyan yung mga permanent needs para mabuhay pa rin yung mga umaasa sa atin. Lalo na kung tayo po yung mga breadwinner. Tama? What if kinalimutan ka ni Lord? Napabayaan ka ni Lord? You live too long. Diba? If you live too long, you need to protect yourself. Kailangan meron ka ditong investment or healthcare. Yung living on interest. Ayan. Kasi pag malaki na yung savings mo, malaki na investment mo, meron ka ng passive income. At the same time, kailangan mo ng health dahil may possible ka ng sakit dyan. Dahil wala naman tayong tumanda, wala tayong kilalang matanda na or bibihira yung matanda ngayon na walang gaanong sakit. Tama po. So, ang summary po neto, si X-curve, what if you die too soon? Who will take care of your family? Ang solution po dyan is life insurance. And what if you live too long? Who will take care of you? Ang solution po dyan is investment and long-term care. So, yan po yung apat na concept na pinuturo dito ng International Marketing Group na makikita natin dun sa book na pinakita ko po kanina. So far, may natutunan po ba? Kasi kung wala, tigil na natin po to. So, sabi nga, have you learned something from the topic? May natutunan po ba kayo? We need to learn first. Remove the letter L, then we earn. Diba?
Ang ganda. Yung learn, tanggalin mo yung L sa umpisa, magkakaroon ka ng earn. So, ibig sabihin, aral muna bago invest. Ayan. So, sa mga nag-interest, paano mag-invest, ang question ngayon is ganito. Anong makukuha mo sa IMG? Ano kinalaman ni IMG? Paano makakatulong si IMG sa aking kasalukuyang financial situation? And anong benefits kapag naging member ako ni IMG? Kasi ako member ni IMG, meron akong mga nakuhang mga benefits para ma-achieve ko yung mga financial goals ko. So dito, gusto ko yung i-share din po sa inyo kung ano yung nakita ko sa kanya. Okay? So in IMG, we are in a membership platform. So anong ibig sabihin ng membership platform? Ano ba ang membership platform na yan? So familiar, SM Advantage, Mercury Drugs, OK Card, Petron, SNR or Value Card ng Metro, Reward Cards ng Metro. So ano ba yung purpose? Ba't ka po nagpapa-member sa mga dito? Di ba? Para magkaroon ka po ng points, magkaroon ka ng rewards, magkaroon ka ng discount, rebates, tama? Sa International Marketing Group, in IMG platform, you will have access, points, rewards, rebates, free gifts, and discounts. So magkakaroon ka rin po ng preferred card pag naging member tayo ni IMG. So ano ba itong mga benefit platform nito? So top 35 na po ang ating membership benefits. So sa natatandaan ko way back 2017 when I joined IMG po ha, ang nadatnan ko po na benefits dito is 18 benefits, pero ngayon 35 na po siya as of today. So from time to time po yan nadadagdagan po. So ano yung mga benefits na yan na ma-avail mo kapag naging member ka po ni IMG? So number one, nandyan po ang mga free na ebook, free ang mga financial workbook. Meron din po tayong mga financial workshop, yan. So online workshop siya, ito po ginawa siya ng mga financial, ang mga cert licensed financial advisors. So kapag natapos mo 'tong mga workshop na 'to online, parang kahaling tulad ka na ng mga financial advisors na mga nag-aral nito. Then may mga financial check-up, meron din mga gifts, yan, vision care, unlimited consultation sa Kaiser, may mga access sa mga healthcare, sa life insurance. Meron ka ring mga mutual funds sa stocks. Later on, discuss natin pati si Palawan, kapartner na natin, yung Ozone Therapy, mga discount sa mga non-life insurance, real estate companies, sa SMDC, Ayala Land, BMCI, special discount sa Heaven of Infinity, special courses, discount, so services kay Memorial Guard, Memorial Services. Meron din tayong APS or yung Asset Preservation Service. Ayan, IMG Auto Program. Kung may plano kayong bumili ng sasakyan, meron kayong discount. Then, be in the financial industry. You can travel the world, world-class recognition, and free HMO. So, mahilig ka ba sa mga gifts? So, ayun po yung so far, yung mga 35 na benefits na ma-avail mo dito kapag naging member ka ni IMG. So, ito po yung mga gifts naman na pwede mong makuha. So, number one, benefit number 10 mo, once naging member ka, meron ka ng 100,000 na personal accident insurance from Manila Bankers Life. Then, meron ka pa ditong 50,000 na memorial service from Fidelity Life. So, paano mo siya ma-avail? Magbabayad ka lang po ng 500 pesos one time. Additional dun siya, dun sa membership fee mo, yung 500 pesos. Kung gusto mo siyang i-avail. Then, meron din tayong free eye checkup and IMG or Kaiser frame sa De Los Reyes Optical or sa Kaiser selected Kaiser Medical Clinic. Meron din tayong unlimited consultation sa Kaiser Medical Center. Also, discount on medical services sa Kaiser Medical Center. Kasama po ang iyong immediate family. Then, meron ka ng 1K na mutual fund investment. So, doon sa membership fee mo, meron ka na ditong 1,500 na mutual fund investment. So, pag-usapan natin itong investment na to. So, ano ba yung investment na yan? Kapag ang investment ang pinag-uusapan, ang tinutukoy po natin dito is stocks market.
In the Philippines, there are two ways to invest on stocks market. So ano ba yung stocks market na yan? Or ano ba yung mga paraan para makapag-invest sa stocks market? Yan po yung direct. This is your benefit number 10, access to stocks online trading platform, or yung tinatawag natin na indirect or mutual funds. Yan, benefit number 18. Okay? So, sa direct stocks, ito, ikaw yung mismong magmamanage ng pera mo. Kumbaga, sa sasakyan, ikaw yung driver. Ikaw yung pipili kung saan ka bibili ng investment mo. Kung kay Jollibee ba yan, kay SM ba yan, kay Ayala ba yan, kay Meralco, kay Metrobank, or sa mga iba't ibang blue chip companies. So dito, mas mataas yung risk kung hindi ka marunong dito sa direct stock market na to. So ang partner natin dito is si MyTrade by Abacus Securities. Ayan. So sa indirect stock market naman, or ito yung tinatawag natin na mutual funds, a mutual fund is a pooled money from a certain number of investors. So, yan po yung mga pera ng mga investors na pinagsama-sama. So, kaya siya mas mura. Kasi sa direct, mas mahal po siya. So, kung hindi mo kayang mas mahal, mag-indirect ka na lang. So, sa indirect, ito po yung kung sa, kumbaga sa tayo sumasakay, tayo yung pasahero dito sa indirect. Sa direct kasi ikaw yung driver, dito ikaw po yung pasahero. Ayan. So, How does mutual fund works? Paano ba nagtatrabaho or paano ba yung mutual fund na work? O yan. So example, tayo to mga investors. Dun sa initial investment natin, which is 1,000 pesos, ipupool po siya. Dadalhin siya sa isang mutual fund company. Si mutual fund company, meron siyang fund manager. Si fund manager, i-diversify po niya yung investment natin dyan sa mga blue chip companies na yan. Kakaroon ka na ng shares kay BDO, kay Metrobank, kay BPI, kay Ayala, kay Jollibee, kay SM. So, 10 companies po siya ilalagay. Okay? So, ang kapartner natin is si Ramper Financials. Nandyan po yung Soldivo Funds, Phil Equity, Atram, Sun Life, at saka Film Asset Inc. Film Asset Management Inc. Ayan. So, nandyan po si Brother Bo, yung kanyang katulong, si Ma'am Gina. So, swerte natin si Brother Bo, i-mentor natin siya. Si Brother Bo, minentoran niya po si Ma'am Gina, yung kanyang katulong. So, monthly salary po ni Ma'am Gina is 7,000 pesos. Ang monthly savings niya is 2,000 pesos. Using peso cost averaging for 3 years, nakapag-ipon po siya ng paper assets sa stocks niya ng 518,000 na mahigit. So, may book po yan yung may made invest in the stock market and why you should too. Okay? So, sabi po ni Rex Mendoza, president po ng Ramper Financials, president and CEO ng Ramper Financials, if you don't have the right to invest if you are not properly protected. So, before tayo mag-invest, kailangan may protection muna tayo. So, ano ba yung tinatawag nating protection na to? So, meron tayong 3 layer of protection. So, ito po yung mga layers na kailangan nating makonsider before tayo mag-proceed yan sa investment na yan. So, number one, you need to protect the greatest asset of the family, which is you. Kung ikaw po yung breadwinner, kailangan maprotektahan mo po yung sarili mo. Then, you need to protect the most important thing in our life. Sino siya? Yan yung family mo. Kasi yan po yung rason kung ba't ka po nagpapakahirap ngayon. Diba? Then, you need to protect your money. Dapat wala tayong utang and liabilities. So, kailangan yan po yung tatlong bagay na kailangan natin i-consider before ko tayo mag-invest. Kasi kung inuna mo ang investment at wala tayong protection, may mangyari sa atin, may mangyari sa pamilya, baka mawala po yung in-invest natin. Maubos lang siya. Okay? So, how to protect the biggest asset, which is you? Paano mo protektahan yung sarili mo? Dito sa International Marketing Group, this is a recommended saving approach. This is the benefit number 16, yung Kaiser Healthcare Products and Services. So, bakit ito po yung ating recommended na saving approach? Personally, sa akin, ito po yung maganda na i-share para na umpisahan natin para i-build yung solid financial house natin. So, reminder po, sabi nga niya, healthcare is often the most neglected savings. Sadly, it is also the usual reason of family bankruptcy. Tama po ba, no? Pag isang sakit lang, bulabog
ang pamilya mo. Isang sakit lang kung wala kayong healthcare, kung saan kayo maghahanap ng pera na pangbayad sa hospital bill. Diba? So, kailangan mapaghandaan natin yan. So, Kaiser po yung mga katulong sa atin. Bakit po Kaiser? Kaiser International Health Group. Marami namang healthcare companies na meron sa Pilipinas, katulad ng mga yan, nila Medicard, nila ValueCare, MaxiCare, and Telecare, Medicare, mga may care, pero pag hindi ka na nag-renew, no care na po sila sa iyo. Tama? Kasi si Kaiser, this is the only company that offers long-term healthcare in the Philippines. Tama? Ibig sabihin po ng long-term care, magsisave ka ngayon for the rest of your life, mapapakinabangan mo siya. Okay? So think about this. Medical cost doubles every 5 to 7 years. A lot of sick people die not because of there is no medicine but because of no money. Tama, no? Ang daming namamatay dahil hindi dahil walang gamot, dahil walang pera. O di kaya naman, traditional healthcare company not covers ages 61 and up. So kung may mga healthcare kayo ngayon na existing, pag nag 61 years old po kayo, hindi na po kayo covered niyan. Then, majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Most people rely on their children or sell properties or borrow money from their medical needs during retirement. Di ba? Ginagawa nating retirement ng ating mga anak, nagbebenta tayo ng mga property kapag nagkaroon tayo ng problema sa kalusugan pag tayo po ay nag-retire. Then, pinakamasaklap pag ikaw nag-work ngayon, you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or you resign. Tama. Ayan. So, Kaiser International Healthcare it is a health maintenance organization or HMO usually managed by doctors and other medical practitioners. So, duly accredited siya ng the Philippine Insurance Commission and registered siya sa SEC last June 8, 2004 with authorized capital stock of 160 million pesos. So, ito po yung mga iba, yung mga sikat lang na mga corporate accounts na Kaiser ang kanilang HMO. Nandiyan po si Supreme Court, House of Representatives, yung Department of Agrarian Reform, at saka yung International Marketing Group. So, explain natin ano ba itong Kaiser Saving Plan, how does it work? So, ito po yung tinatawag natin na Ultimate Kaiser Health Builder. This is a 20-year plan. So, ibig sabihin 20-year plan po. So, 7 years to save. Yan. Biro mo, 7 years ka lang magsisave, 7 years ka lang magtsatsaga, 13 years ang extended period or maturity period or waiting period. After na maturity, ika-maturity, matured na yung investment mo, pwede mo nang i-withdraw yung pera mo. But, habang nagsisave ka, hanggang sa mag-mature siya, mayroon siyang ibibigay sa'yo ng mga benefits. Pero kung hindi mo withdraw yan, continuous lang po yung maturity ng pera mo and nag-accume yung value ng investment mo. So, meron kang annual physical examination, free, dental health benefits, room and board, annual health benefit, basic medical health benefits, waiver of installment due to death, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability, term life insurance coverage, accidental death and dismemberment, and family assistance. So, this is the complete financial plan kasi kaya niyang sagutin yung tanong na what if I die too soon? Who will take care of my family? Kasi meron po siyang insurance. Kaya rin po niyang sagutin yung what if I live too long? Who will take care of me? Kasi meron po siyang investment and long-term care. So, 3 major financial needs to complete your financial picture. Meron siyang investment, income protection, life insurance, at saka healthcare. Yan po si Kaiser. So, habang nag-iipon ako, meron akong short-term care. Pag natapos ko ng ipunin, meron akong long-term care. Magagamit ko na kahit mabuhay ng 70 or 80 years old. Then, pag namatay ngayon, meron siyang death benefits. And pag nabuhay naman ng matagal, meron ka ng savings and investment. So, how does IMG help me start my saving plan? So, gusto kong
Si Kaiser pala, balikan natin yung Kaiser na to. If you are interested, may mga separate tayo dito na mga webinar or mga discussions kung ano pa yung mga full coverage na mga avail or mga mabibenefit natin dito sa long-term healthcare na to. So, how does IMG help me start my saving plan? So, I joined IMG way back 2017. So, sa lahat po ng mga member ng IMG, meron tayong mga ganitong dashboard. So, sa dashboard, makikita mo dyan yung Soldivo Funds, yung Fidelity Life, yung Everest, yung 100,000 na personal accident insurance, yung Vision Care, Medical Center, tsaka yung Dominic Tula, tsaka yung Kaiser Long-Term Healthcare po. So, Soldivo Funds ko, nag-iipon po ako dito for my retirement pension plan. Ayan. So, sa Kaiser naman, this is for my long-term healthcare fund. So, alam ko kasi, na kapag tumanda ako, yan ako sisingilin ng katawan lupa ko. Yan po ako magkakaroon ng sakit. So, kailangan mapaghandaan ko po yan. Okay? So, with IMG, it helps me build my financial house. Tinulungan niya ako mabuild yung aking financial house. Yan, sa healthcare, meron akong Kaiser, yung Kaiser Medical Center. Meron akong Life Protection, yan, si Kaiser din. Manila Bankers Life, yung Everest, tsaka Fidelity Life. Meron akong emergency fund, yung Kaiser na long-term healthcare ko. Kasi kapag nag-mature siya, pwede mo siyang gawing emergency fund. Then, meron akong investment sa Soldivo at tsaka si Kaiser International Health Group, yung long-term healthcare. Okay. So, take action, secure your future. Sabi nga sa book, you will have an excuse not to save or invest no matter what your excuse is. One thing is for sure, you're going to get old next year. Kung ano man yung excuse nyo na hindi kayo mag-ipon ngayon or mag-invest ngayon, isa lang yung sigurado, next year tatanda po kayo. Ano man yung excuse nyo na hindi kayo mag-ipon or invest ngayon, your child will grow up and enter college and you would need money for his or her education. Tama, no? Pag may mga anak kayo, hindi nyo po yan mapipigilan. No matter what your excuses, you will eventually retire and stop making active income. So kung may maganda kang trabaho ngayon, ang salang papupuntahan yan pag tumanda ka, magre-retire ka rin dyan. So you have to be prepared for these kinds of situations. Kasi itong mga situations na to, habang ang araw ay lumilipas, ang panahon ay lumilipas, mangyayari po yan at mangyayari. So, kailangan maging ready po tayo. Okay? So, again po, I'm Richard Zamora Ferido, one of the marketing director, trainer, and financial educator dito sa Truly Rich Makers ng International Marketing Group. Sana po may natutunan po kayo, no? So, meron po akong gustong iwanan sa inyo. Dreams without goals are just dreams. Sabi po yan ni Denzel Washington. So, kung may mga pangarap po kayo, may mga gusto kayong abutin sa buhay na wala naman kayong ginagawa, baka hanggang pangarap lang siya. So dito, kung may natutunan po kayo sa IMG, kung wala naman kayong ginagawang paraan, paano mo siya abutin or paano mo siya i-apply yung natutunan mo, baka hanggang learnings lang tayo. So again po, to God be all the glory. Thank you and good day po again. Maraming salamat po.